Biyahing istorya, istorya ng Tandag City. Pero bago yan mga kabiyahe, please support our channel by liking the video at mag-subscribe para wala kayong malampas ang mga videos natin. Matagal na panahon bago naging ganito ang Tandag City ngayon. Nung una, ito ay tirahan ng mga manubo at mamanwa na nakatira sa mga ilog sa ilalim ng pamumuno ni Suba, ang kanilang dato. Si Suba ay kalaunan ay naging isang Kristyanismo sa pamumuno ni Padre Juan de la Encarnacion, isang misyonerong Espanya. Matapos ang panghuling pananakop ni Legazpi sa Pilipinas, partikular sa 1609, ang pamahalaang Espanya ay nagpadala ng mga misyonero upang sakupin ang mga naninirahan. Ang isa sa mga misyonero na ito ay si Padre Juan de la Vega na nanaatasan sa Tandag. Sa pagsisikap na magtatag ng isang simbolo ng otoridad, nagtayo si Father de la Vega ng isang kuta ng bato at nagtayo ng isang maliit na pag-areglo tungkol sa isang sukat ng isang patlang na nakapaloob sa isang pader ng bato. Sa labas ng pag-areglo na ito ay tumaas ang bayan ng Tandag na nakalaunan ay naging isang palampalataya. Sa panahong ito, si Tandag ay naging pantalan ng tawag sa Spanish Galleon na naglayag sa timog ng bahagi ng Mindanao. Hanggang ngayon, sa pangkalahatan ay pinaniniwalaan na sa isang lugar sa ilalim ng malalim na dagat malapit sa kambal ng Tandag sa Linungaw Island ay namamalagi ang isang galyon. Si Tandag ay naging kabisera ng Surigao o Caraga, isang distrito na sumasakop sa kasalukuyan mga lalawigan ng Agusan, ang dalawang Surigao at isang bahagi ng Davao. Ang pagpapatibay na ito ay nagsilbi upang maprotektahan ang bayan mula sa mga pagsalakay sa muro. Sa ilang magkahiwalay na pag-atake sa pagitan ng 1754 at 1767, ang mga pirata ng muro ay naganap ang pagkawasak ng Tandag. Si Padre Jose Dugos, isang Jesuita na taga Iligan, ay nagligtas at muling itinayo ang Tandag mula sa mga nasira ng mga gawaing muro. Itinawag niya ang Tandag Garrison at ibinalik ang prioridad ng Tandag. Ang tunay na pagbabago ay natapos sa Tandag sa pamamagitan ng Republic Act No. 9392. Ang paglaki ay hindi sa pamamagitan lamang ng pagkakataon. Ito ay bunga ng mga pwersa na nagtutulungan. Sana gabayan ang mga tao na nangarap na maunlad ang lungsod ng Tandag.